time out muna sa patutsadahan sina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo nung nagkita at nag-usap sila kanina sa graduation ng PNPA o ng Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Pinaupo pa ng Pangulo si Robredo sa kanyang tabi. Nitong mga nakaraang araw, naging mainit ang usapin tungkol sa impeachment complaint laban sa dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, isa sa mga naging highlight kanina sa pagtatapos ng PNPA Masidlac Class of 2017, yung pag-anunsyo ni PNP Chief Bato de la Rosa na bibigyan daw ng graduation gift na pistol o mga baril ang top 10 na graduates ng class. At isa nga sa mga inabangan, syempre, ay yung muling pagharap ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Leni Robredo. No matter how formidable, kahit pa humaba ang listahan ng mga napatay, basta't naayon daw sa batas at sa tawag ng tungkulin, sagot daw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bawat isang pulis. Performance of duty, 1,000 ang napatay mo, okay lang. I will defend you. I will protect you. Is that clear? Ito ang mandato ng Pangulo sa mga miyembro ng PNPA Masidlac Class of 2017 sa kanilang pagtatapos ngayong araw sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Sa kanyang talumpati, inanunsyo ng Pangulo ang plano raw niyang trust fund para raw sa mga pamilya ng uniform personnel. Ang kanya raw plano, paabutin ang halaga nito sa bilyong piso. Nagbiro pa si Pangulong Duterte tungkol sa anyay pagkakaroon ng ilang pulis nang higit pa sa isang asawa. Basta wag lang babae, ha? Nayana pag matanda na kagaya sa akin. Kasi medyo, do not follow your leader. Yung leader ninyo, yung sila, hindi ako. Thank you. Panauhing pantangal din sa commencement exercises si Vice President Leni Robredo. Inabangan ang muling pagharap ng dalawa matapos kasing manawagan ang Pangulo na tigilan na si Robredo. Guys, lay off. Let's stop it. Ang Pangulo rin ang muling umungkat kagabi ng issue na kasama raw si Robredo sa mga nagnanais mapatalsik siya sa pwesto. What's behind it? Itong si Trillanes. Wala yan, sundalo, mas mabuti pang security guard dito. And his ilk. Sino ang isa? Si Dilima. Gusto na niya akong paalisin. Wala naman akong ginawang exhibition. Pangatlo, si Leni. Eh, natural. Kasi bakit pa siya maghintay kung nandyan yung opportunity? Nang magkita sila ni Robredo sa PNPA graduation, sinalubong siya ng ngiti at pagkamay ng Vice Presidente. Sa original na seating arrangement, papagitna sa kanila si DILG Secretary Ismael Sueno. Pero sa kuhang ito, makikitang sinenyasan ng Pangulo si Robredo na umupo sa kanyang tabi. Sa kanyang talumpati, walang binanggit ang Pangulo tungkol sa politika. Sa pagtatapos ng programa, may 2 minutong nag-usap muli sina Duterte at Robredo. Sumenyas ang Pangulo sa kanyang chief aide na si Secretary Christopher Bongo na lumapit at nakangiting tumabi kay Vice President Robredo. Inaalam pa ng GMA News kung ano ang napag-usapan bago umalis ang Pangulo. Bago nito, matatanda ang pinasaringan ng Vice Presidente ang nakalaban niya noong eleksyon na si dating Senator Bongbong Marcos. Mahirap po yata talagang kalaban yung Marcos. Siguro kung hindi Marcos yung kalaban natin, hindi naman ganito kagulo. Pero alam po natin na walang pagtanggap ng pagkatalo, pero parang dinadama yung buong bansa dahil ayaw lang tanggapin yung pagkatalo. Buwelta ngayon ang tagapagsalita ni Marcos. Ang ugat daw ng problema ni Robredo ay ang kanyang mga pahayag na hindi napag-isipan kaya nagpaparupok sa Administrasyong Duterte. Hindi na raw bago ang paninisi ni Robredo kay Marcos, imbes na sa kanyang sarili.
Jessica, pagkatapos ng programa kanina sa Silang Cavite ay hindi nagkaroon ng pagkakataon ng media para makuha ng panampahayag o pareyama si Pangulong Duterte, ganun din si Vice President Lenny Robredo. At Jessica, balikan ko lang yung trust fund na binabanggit ng Pangulo. Ang plano daw ay sa susunod na 3 hanggang 4 na taon ay maisabatas na ito, Jessica. Mm. So Cedric, yung body language, ika nga ni Pangulong Duterte at ni Vice President Robredo kanina, may nagbago ba or kapareho rin nung huli silang nagkita? Pareho-pareho, Jessica. Gasgas na yung term na sinasabi nga cordial. Ano? Kumbaga, papakita sila ng warmth sa isa't isa. Pero masasabi natin, ganun-ganun yung nakita nating interaction dun sa dalawang matataas sa opisyal kanina. Ano? May ngiti sa panig ni Vice President Robredo. At nakikita rin naman natin na nag-i-initiate ng small talk o conversation si Pangulong Duterte dun sa mga panahon na hindi pa siya nagtatalumpati, Jessica. Okay. Walang information kung ano yung 2 minutes, Kamo, na pag-uusap nila after the ceremony, kasi parang tinawag pa si Bongo. Ibig sabihin, baka may involved na policy matter. Hindi kaya, Cedric, or personal kaya yon? Tama yun, Jessica. From our end, ay sinusubukan pa natin kumuha ng side ni Special Assistant to the President si Christopher Bongo, Secretary Bongo, ano? Even si DILG Secretary Mike Sueno, kinukuhanan din natin ng pahayag kung ano yung napag-usapan na yan. Tama yung nabanggit mo, ano? Kitang-kita dun sa video na medyo kumukumpas itong si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Vice President at saka doon sa kanyang chief aide, at mukhang merong mga instructions, although speculation ito sa ngayon na hindi pa rin natin alam kung importante ba o baka naman chit-chat lamang o gaya nga na nabanggit po, personal yung napag-usapan ng mga sandaling yun, Jessica. Mm, or baka small talk. In the meantime, sa mga okasyong katulad ng graduation ng PNPA, syempre foremost sa isipan ng marami, ayan, may bago na naman mga graduate na bagong opisyal, magiging bagong opisyal ng PNP, ang PNP natin medyo nasa gitna ng matinding issue ngayon, nung mga iskalawag, yung mga rogue cops, in the light of itong kanilang reloaded na Oplan double barrel, di ba? Na, nagkaroon ba ng himig na ganito patungkol dito itong graduation ng PNPA kanina, Cedric? Jessica, yung siguro masasabi natin ang mga setback dyan sa institution na yan, ano? Mukhang wala namang bakas kanina. Of course, isang malaking celebration dyan, particularly dun sa mga miyembro ng Masidlaka class. Ano? Kanina, damang-dama syempre yung pride dun sa mga estudyante, sa mga kadete, at saka dun sa kanilang pamilya. Si Pangulong Rodrigo Duterte kanina, may isang pagkakataon doon na tinanong niya kung klaro ba yung kanyang utos o kanyang mandato doon sa mga bagong pulis, na huwag kayo matakot gawin yung kanyang katungkulan. Kung may mapapatay na alinsunod naman daw doon sa rules of engagement, ay sagot daw niya ito. Ano? At some point, medyo hindi sumagot yung mga kadete, inulit o in-emphasize ng Pangulo na is that clear? Malinaw ba yung kanyang sinasabi na sumagot naman yung mga kadete, Jessica? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.